What's up guys, it's me again, Mr. M, and welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan lang natin yung nabili kong helmet dito sa MH Modular Helmet. So bago yan, kung bago ka na sa channel ko, ano pang hinihintay nyo? Click nyo lang yung subscribe button, isama nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest video ko. So yun nga guys, bili ako ng helmet sa MH Modular Helmet. So bakit ba ako bumili ng helmet at sulit ba itong nabili kong helmet ito? Actually guys, meron talaga akong ginagamit na helmet. 1 year ko na rin siya nagamit. So ito yun. Half-face helmet lang siya. Kaya dito sa half-face, okay naman siya, matibay naman siya kasi nagamit ko siya ng 1 year. Kaya lang, ang pagkakaiba nito sa full-face is hindi mo yung ma-assure yung 100% safety mo dahil nga half-face lang siya, wala siyang, hindi pa rin safe ito para sa akin. Kaya nag-invest ako ng full-face helmet. So ano bang brand yon? So ito guys, papakita ko sa inyo. Yan guys, ito yun. Dev3 helmet. Racing sports helmet. So ito, racing pala ito. Ayan. So ang model niya ay PJ99.50 plain matte black. So ang laman nito ay hindi naman talaga siya plain matte black kasi hindi na ito talaga yung kanyang box. So guys, tara, buksan natin. Where your next adventure, the left will be. So, you know, nakalagay siya sa isang dust bag ba kung tawagin nila to? So, hindi ko alam. So, ano, gaya ng ibang helmet, meron din siyang bag. So, yun, ayos siya. Meron na siyang brand na Lev3 sa kanyang bag. Guys, makikita nyo na nabili kong helmet. Halaga 2,800. Ito siya guys. So guys, meron siyang sticker ni Team Katagumpay kasi sinagamit ko na rin itong helmet na to. So yun, sakto nakita ko siya. Habang nabiyahe ako, nakita ko siya kaya Team Katagumpay, kung familiar kayo sa kanya. Sasakto sa helmet na to yan, meron siyang built-in spoiler na, then ICC sticker, and then yung kanya mga certification niya, XL, yan, ECE, DOT, yun. Yun ang pinakamahalaga dito para sure na quality yung helmet. So, yan. Ayos naman siya. So, pagkakaalam ko is polycarbonate tong kanyang outer shell. Kaya, so, hindi ako masyadong familiar sa polycarbonate. So, yun. Sabi nila, matibay do yun. Ano bang meron sa helmet na to? Yan. Dito sa unahan, meron siyang vent. So, dito rin lalagay yung action cam kung meron kayong jacket. Dito, maganda naman yung kanyang clear lens. So, hindi siya basta-basta bababa gaya ng mga nabibiling helmet na ito agad yung unang nasisira. Konting malubak lang is yung bababa na agad yung visor. So, ito hindi kasi matibay siya. So, sa taas, yan. Meron niya siya ditong vent. Sasara niyo lang. Kagusin mo niya. So sa likod, yan. Ito rin isa kong kinaganda dito is meron siyang built-in na spoiler na yan. Makikita niyo. At isa pang kinaganda ko dito is kahit clearance siya, walang problema. Kung ito'y masilaw sa araw, dahil siya ay na dual visor, yun ang kinaganda ko dito. Yan, pwede mo siyang taas, baba nyo lang.
yung matibay rin siya, hindi rin siya basta pag nakataas, hindi rin siya kahit alugin mo, hindi siya basa-basa bababa. So sa loob naman, ito yung kanyang inner pads, dito nyo ba? Yan kung maapal din siya, yung foam niya, and ano, higit sa lahat is removable din siya. Kaya, yun. Kaya, pwede nyo siyang labhan. So guys, actually, hindi ko pa siya natatry tanggalin lahat kasi baka mamaya is hindi ko siya maikabit ng ayos kasi ngayon lang naman ako nagkaroon ng gantong helmet. Ito yan. Ang ganto niya, reflectorized yung likod. Overall, wala naman akong masasabi sa kanyang design. Ayos naman. So, ang model nga pala nito ay BJ9950. So, maraming klase itong BJ9950. Ang alam ko, meron silang BJ9950 na art. Yun. Isa din yung sa mga pinagpilihan ko. Yan. Kung yan, ito siya guys. So, makikita nyo. Yung BJ9950 art. So, maganda rin siya. Kaya lang, is hindi bumagi ito sa motor na ginagamit ko. Kasi, kulay red siya. Kaya, ito yung napili ko. Tsaka nga pala, ito nga pala yung kanyang lock. Quick release na rin siya. Ayan. Hilahin nyo lang to, pasok nyo. Pagkaluluagay nyo, i-adjust nyo lang yan. Yung mga adjust na siya kung gano'n siya kasike. So overall, masasabi ko sa helmet ito is maganda siya. So, ano may itsura niya pag suot? So ito na, susubukan ko na. So yun guys, para sa akin, since na nagamit ko na rin naman siya, kasi last August ko siya nabili, para sa akin, comfortable siya, at kapag suot mo siya, ay wala ko masyadong maririnig the wind noise. Tsaka pala yung sa visor din pala niya is natatanggal din pala to, pwede nyo sa palitan ng smoke lens. Pero para sa akin, okay na rin itong clear kasi yun nga, meron siyang visor sa loob, kaya itong clear lens is okay na rin sa akin. Pagka-abutin mo kayo ng gabi sa daan, so, ayos lang. Ito ng quality helmet, ito yung marirecommend ko sa inyo, Lev 3. Since na trusted brand din naman siya, ang alam, pagkakaalam ko is, 20 years na siyang existing sa market, kaya sa tingin ko is, trusted brand talaga siya. At yung pangalan niya dati is, Levin, kung familiar kayo, Levin helmet pa yung pangalan. Guys, yun, nakita nyo na yung helmet na nabili ko. Worth 2,800. At siya nga pala guys, meron din siyang previous na Flamingo Ultra siya. Kaya para sa akin is sulit na sulit na. Sa halagang 2,800, meron ko ng quality helmet at meron ko pang previous na Flamingo helmet. Kung nga pala, itong Lev 3 helmet is standard helmet siya. Standard helmet siya guys, hindi siya yung substandard helmet. Kaya quality talaga. So guys, ayan, hanggang dito na lang. So, again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click nyo lang yung subscribe button. Isama nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest upload ko. So, lagi yung tatandaan, ride safe.